masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa mag-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang ETUlay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang ETUlay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating ETUlay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Klase sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng ETUlay ang ating Alive Program para sa mga mag-aaral mula Grade 1 hanggang Grade 3. Gayun din ay mayroon tayong IELTS Program at SPED Tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9 ng umaga hanggang 7 ng gabi ang ating ETUlay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. ETUlay natin ito, Sulong Edukalidad! Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETUlay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Ayan, isang magandang araw sa ating Grade 9 Beshies na nakatutok ngayon sa ating DepEd ETUlay online tutorial session. Ayan, ako si Tutor Drexy, ang inyong tutor na Beshi at ang inyong makakasamang tutor hanggang sa dulo ng ika-apat na markahan. Ayan, so pagbati muna sa mga nanonood sa atin sa mga oras na ito, no? Sa kasulukuyan, meron tayong 12 viewers. Ayan, meron tayong 12 na Grade 9 Beshies na nakatutok ngayon, no? So, kung kayo ay may mga kaibigan, ayan, mga kamag-anak o mga kakilala na nasa ikasyam na bayitang din. Ayan, i-shout out kita sila sa ating comment section at imbitahan na manood na at pumutok sa ating tutorial session sa umagang ito dahil for sure, madami tayong mga matutuklasan, no, sa ating sarili, sa ating gagawing activities sa araw nito. Ayan, sige, bumati muna tayo. Ayan, si Shia Rubik. Grabe ang effort sa pagtatag ng mga kaklase. Good job. Ayan. Si Nathaniel Pua, ayan, bumabati mula sa San Mariano National High School. Ayan, si Maria Ana Angela Delarmino. Ayan, good morning din. Sa Isabela, hello sa inyo. Ayan, si Anna Rose Camunayan, mula din sa Isabela, hello. Ayan, si Sean Vincent Krell Mugi. Ayan, nag-shoutout siya ng kaibigan niya. Ayan,
nag-touch siya. Good job. Ayan, sino pa ba mga babatiin natin? Ayan, si Sir Edgar. Hello, Sir Edgar. Ayan, hello po sa inyo. Ay, mga kasamahan natin may teacher broadcasters dito sa Manila. Si Isabella May de la Cruz, bumabate from, ayan, ibang school naman siya, sa LFG Diamantina National High School. Ayan, si Adelette Hernandez, bumabati din. Si Mitch Lorraine Andres, bumabati din ng good morning. Ayan, nagpapa-attendan siya. So, good morning sa inyo lahat. Ayan, no? At kung meron pa kayong mga kaibigan no, na hindi pa nakatutok ngayon, ayan, take your time na itag sila, shoutout sila sa ating comment section. No? At kung hindi nyo pa na-heart itong ating live stream at hindi nyo pa na-share sa inyong mga Facebook timeline. Ayan, inyo nang share to no, habang hindi huli ang lahat. Ayan, so ngayon tayo ay nasa week na, no? At pagpapatuloy natin yung ating talakayan tungkol sa mga pansariling salik sa pagpili ng tamang kursong akademiko o technical vocational, negosyo o hanap buhay. Noong nakaraan, nagkaroon tayo ng maikling overview no, tungkol dito sa mga pansariling salik na ito. No? At natutunan natin na mahalaga na saliksikin muna syempre ang ating sarili no, bago tayo gumawa ng pasya patungkol sa ating career, no? At kapag pinag-uusapan natin ng career, hindi pa naman natin pinag-uusapan dito kaagad, no? Yung trabaho o kung ano man. Pero ang career sakop dito maging yung mga choices natin pagdating sa senior high school, sa kolehiyo, no? Kasi syempre, eventually, no? Meron niyang epekto sa mga kukunin nating trabaho sa hinaharap, no? Ayan. So, bago tayo magsimula, ayan, i-remind ko lang ang lahat no, na tuwing 10:30 hanggang 11 ng umaga ay oras na para sa edukasyon sa pagpapakatao na yun. No? Kaya iset nyo na ang inyong mga alarms dahil hanggang sa dulo ng school year, no, ay magkikita-kita tayo tuwing Huwebes, 10:30 to 11 a.m. at i-discuss natin itong mga dapat natin matutunan pabilang paghahanda sa ating hinaharap, no? At ayan, kung meron pa kayong mga kakilala, kamag-anak, ayan, kapatid, no, na nasa elementary at kagaya nyo, nasa junior high school din, ay iniimbitahan din namin kayo tuwing Huwebes simula 9 a.m., no? Na tumutok din sa ating mga sessions para sa elementary, no? At junior high school na edukasyon sa pagpapakatao. Ayan. So, ano nga ba yung mga inaasahan nating matutunan sa session na ito? So, pagkatapos ng tutorial na ito, inaasahan na nakikilala ang mga pagbabago sa kanyang talento, kakayahan at hilig mula baitang pito at naiugnayang mga ito sa pipiliing kursong akademiko, technical vocational, sining at palakasan o negosyo. At pangalawa, napagninilayan ng mga mahalagang hakbang na ginawa upang mapaunlad ang kanyang talento at kakayahan ayon sa kanyang hilig, mithiin, lokal at global na demand. Ayan. So, balikan natin mabilis na mabilis lang, no? Itong ating napag-aralan last Thursday, no? At sinimulan nga natin ang ating talakayan sa paksang ito, no? Sa mga pansariling salik. At ating natutuhan na meron tayong mga limang salik, no? Na kailangang alamin, kailangan saliksikin within us, no? Kung ano nga ba itong mga taglay kong talento, hilig, etc. No? Nang sa ganun, makagawa tayo ng angkop na pa siya para sa senior high school at sa kolehiyo. So ano nga ba yung limang pansariling salik na yun? Una na dyan, yung ating talento o talino. Pangalawa, ang ating hilig o interest. Pangatlo, yung ating pagpapahalaga o values. Pang-apat, ang ating mga kasanayan o skills. At panlima, ang ating mithiin o goals. At kabilang din sa limang ito, no, syempre, maging yung ating katayuang pinansyal. At naipaliwanag natin last meeting, no, na itong katayuang pinansyal din, syempre, e factor din sa ating pagpapasya. Kasi kung hindi kaya ng gulo sa nanay o ni tatay, no, na pag-araling tayo, eh, mukha kailangan natin mag-adjust din ang ating mga kukuning kurso, no, sa hinaharap. Pero, then again, marami namang oportunidad para makakuha tayo ng extrang pera, no, para maipurso pa rin yung ating mga pangarap dahil marami namang scholarships na available sa atin, no. Kaya pag-uusapan pa natin yan at palalawakin sa mga susunod nating pagkikita. Pero sa oras na ito, ay ating tuklasin ng una sa mga pansariling salik na kailangan nating alamin. At yun ay ang ating mga talento, no. Kaya balikan natin itong teorya, no, na pinagbumulan itong
ating pag-aaralan sa umagang ito. So, ang bawat tao ay mayroong iba't ibang sukatan ng talino. No? Kayo ba, sa klase ninyo, kapag meron kayong mga kaklase, syempre, di ba? Sa klase nga, paano yun nasasabi, no, na matalino itong tao na to? Sige, ano bang batayan ninyo ng pagiging matalino ng isang tao? Ayan. Sige, habang naghihintay tayo ng sagot, ayan, meron na tayong 22 viewers, no? At may mga bumabati pa dito, sina Cassandra, sina Marie Ashley, si June Hartley, ayan, si Jason, si Precious, si Aizel, si Princess Joy, ayan, si Maria Ashley. Ayan. Sige, kayo ba? Ano ba yung mga batayan ninyo ng katalinuhan, no? Marayo sa inyo sarili o sa kaklase ninyo, no? Paano yung nasasabi niyo, uy, talino naman niya. Ayan. Sige. Ano ba yung mga sukatan ninyo? Ayan. Ruler ba yan? Ayan. Sige. Yung iba kasi, no, kadalasan, ginagamit nila sukatan ng talino yung mataas na score sa mga exam, no? Na kapag nakakakuha ng 50 o 50 sa exam, aba, maatik, matalino yan. Diba? Yung iba naman, ginagamit na sukatan, no, ng talino kapag marami siyang kayang gawin. For example, no, sa music, kapag magaling na siya kumanta, marunong pa mag-gitara, marunong pa mag-piano, ang dami niyang kayang gawin, no? Eh, ang dating sa atin, ang talino naman niya, ang dami niyang kayang gawin, no? Sabi ni Crystalline, lagi pong sumasagot kapag po may tanong yung teacher. Ayan. So, kapag active sa recitation, feeling natin, no, na, ay, ang talino siguro niya, no? O yung iba naman, ayan, sabi ni Shia, pag maraming alam, no? Siguro, may kaklase kayo, no, na-encounter na para siyang walking, ano, walking encyclopedia, walking Google, kasi kapag tinanong mo, may sagot siya agad, di ba? Di mo na kailangan ng data, di mo na kailangan ng wifi para mag-search, no? Ayan, sabi pa ni Antoinette, kapag lagi po sumasagot sa mga recitation at mataas na score po, ayan, so mapa-written o, no, o mapa-verbal, no? Oral recitation, talaga namang may, halatang may laman ang kanyang utak, no? Ayan, at yung iba naman sa atin, kapag yung mga klase natin, no, eh kapag oras ng math, nakikita nyo sa blackboard, no, nagsosolve, no, galing. Feeling natin, talino na nila, no. Yung iba naman, kapag magaling sa arts, feeling natin, kakaiba yung talino nila kasi tayo, hindi tayo marunong mag-drawing, di ba? So, lahat tayo, no, may iba't ibang batayan, sukatan ng talino, no. At for sure, at some point, nakaka-relate tayo sa mga pamantayan na iyon, no. Ayan, si Aizel, nagdagdag pa, sabi niya, pag nakakasabay sa mga discussion, tapos alam na lahat. Sana siya na lang yung teacher. Charot lang. Joke lang, no? Ayan. So, for sure, madami tayong mga, kanya-kanya natin mga batayan, no, ng talino sa ating mga kaklase, no, sa mga tao sa paligid natin. Pero, alam niyo ba, ayon sa teorya ng multiple intelligences ni Dr. Howard Gardner, mas angkop na tanong na ang ano ang iyong talino at hindi gaano kakatalino. Ulitin ko ha, mas angkop na tanong ang ano ang iyong talino kaysa gaano kakatalino. So pinalalawak ng konseptong ito ang ating tradisyonal na pag-unawa sa katalinuhan ng isang individual. Kung noon ay may mga series of tests na ginagamit para sukatin yung talino ng isang tao, halimbawa may mga IQ test, no? Tayong tinatawag. Ngayon, ay maaari na rin nating gamiting batayan itong kakayahan ng tao na lumutas ng suliranin, kakayahang makakuha ng panibagong kaalaman, at maunawaan ang isang paksa at mga kasanayang magagamit upang maging produktibo siya sa paggawa. Yan. May taglay na iba't ibang talino o talento ang isang tao. Kaya naman bukod doon sa mga hilig natin, kasi hindi naman ibig sabihin pag hilig mo yun, eh magaling ka na doon, di ba? Halimbawa ako. Mahilig akong kumanta, pero hindi na akong magaling kumanta. No? Ayan. Bukod sa ating mga hilig, eh, makakatulong din siyempre na tuklasin kung ano ba yung mga pambihirang biyaya at nakakayahang taglay natin upang makatulong sa ating pagpapasya sa hinaharap. Ayan. So, ang tanong ko sa inyo ngayon, grade 9 beshies, naalala niyo pa ba yung resulta ng inyong multiple intelligence test noong kayo ay nasa grade 7 pa? Nung grade 7 kayo, ano ba, face-to-face pa kayo nun, di ba? Face-to-face pa tayo nun, noong taon na yun. So, sana, no, yung mga guru natin sa ESP 7 ay nagpa-test sa atin, ang multiple intelligence test. No? Naalala niyo pa ba yung resulta ninyo? Ngayon, tuklasin natin kung meron ba nagbago? Ayan. So,
ayon nga sa ating talakayan last week, no, ang talino o talento ay isang pambihirang biyaya at likas na kakayahang kailangan tuklasin dahil ito ang magsisilbi nating batayan sa pagpili ng tamang track o kursong academic, technical vocational, negosyo o hanap buhay. Sa oras na ito, hindi ako magbibigay o magpapakita ng multiple intelligence test na makakapagbigay talaga sa inyo ng accurate, no, na resulta. Pero magkakaroon tayo ng maikling mga survey, no, na sana makatulong sa atin para magmasalat, no, kung kamusta ba, may nagbago ba doon sa taglay kong talino o talento. Taglay ko pa rin ba yun ngayon nasa ikasyam na baitang ako? So, simple lang yung magiging mechanics ng survey natin, no. So, isulat mo ang bilang na naglalarawan sa iyong sarili kaugnay sa mga pahayag na iyong mababasa. So, ilagay nyo lang yung zero kung hindi nyo na ito ginagawa o hindi nyo tayo taglay. 1 kung bihira, 2 kung paminsan-minsan, 3 kung madalas, at 4 kung palagi. So, ang ating pagpipilian lang ay mula 0 hanggang 4. Okay? So, bigyan ko kayo ng ilang mga segundo, no, para maghanap ng ating scratch paper. Tapos, sulatan nyo lang yung scratch paper nyo ng mga 1 to 5, no, kasi puro 1 to 5 lang ito. So, sa pamamagitan ng maikli nating survey, ibibigyan ko kayo ng maikling patikim sa multiple intelligence survey form ni Walter McKenzie. Nais ko na isulat nyo itong mga numerong ito, no, 0, 1, 2, 3, 4, depende, no, sa inyong preference. Okay? So, gusto ko, syempre, maging tapat tayo sa pagsagot sa bawat bilang. At huwag kayong mahihiya kung hindi o bihira ang sagot nyo sa ilang bilang. At pagkatapos, bibigyan ko kayo ng 5 segundo, no, bilang tayo sa isip natin 5 segundo, para kunin yung kabuang score. So, ito total natin siya. Okay? So, sana may mga papel na kayo sa inyong mga lamesa, no? Ayan, kung wala, sa palad na lang. Pag nagkulang yung isa niyong palad, yung palad ng katabi niyo na yung kunin ninyo. Okay? Sige, puntan tayo sa unang survey. Okay? So, para sa unang survey, 1, ang word puzzles ay nakakaliba. Ayan, 0 to 4 lang ang pagpipilian. Number 2, nasisihan akong magbasa ng iba't ibang mga babasahin. Ayan. Number 3, nais kong makilahok sa mga debate at pagsasalita sa harap ng publiko. Number 4, nasisiyahan ako magsulat ng mga tula o sanaysay. Number 5, ang pagsulat ay nakatutulong sa akin upang matandaan at maintindihan ang itinuturo ng guro. Ayan. Sige, bigyan ko kayo ng 5 segundo para i-finalize at bilangin kung ilan ba ang total score ninyo para sa unang survey. Okay? Okay, time's up. Punta na tayo dito, no, sa interpretasyon, no, ng ating unang survey. Ito kung saan ba, no, itong unang survey natin. So, itong unang survey natin, no, ay tumutukoy sa verbal linguistic na katalinuhan. Ayan. Sa kategoryang ito, ang katalinuhan ng isang individual ay nakabatay sa husay niya sa pagpapahayag ng kanyang kaisipan, pabigkas man o pasulat. Kapansin-pansin ang kanilang galing sa pagsulat, pagbasa, pagkwento, pagbigkas, pagmemorya ng mga salita at petsa at iba pang mga gawaing ginagamitan ng mga salita. Mahusay sila sa pagtuturo, pagsusulat, pagpapaliwanag, pagtatalumpati, pakikipagdebate o pagganyak sa pamamagitan ng pananalita. So siguro ngayon iniisip nyo, no, ano kaya yung mga bagay na larangan sa talinong ito? Yan, tignan natin. Yan. Ang mga larangan na nababagay sa talinong ito ay abogasya, politika, journalism, creative writing, pagtutula, pagtuturo, pagiging editor, pagiging speaker or public speaker, preacher, historian, at broadcaster. Ayan. So kung ang inyong talino, no, o taglay ninyo itong talino ito, no, itong verbal linguistic, at nakikita nyo sa harapan ninyo ngayon, sa inyong mga screen, no, itong mga
trabaho ito na, uy, may napupusuan ako dyan. So, marahil po ba nga, no, itong nais mong i-pursue na career in the future. Okay? So, ngayon, pumunta naman tayo sa pangalawang survey. Ayan. Okay, sige, punta tayo dito sa pangalawang survey. Labelan nyo na lang, no, yung inyong scratch paper nyo na second survey na to. Okay? Para hindi kayo mawala. Alright, so number one, nakabubuo ako ng ideya sa pamamagitan ng isip. Pangalawa, mahusay akong bumasa ng mapa at plano. Pangatlo, nasisiyahan akong gumamit ng iba't ibang mga pamamaraang pansining. Pang-apat, naaalala ko mga bagay kung ilalarawan ko ito sa aking isip. At panlima, ang mga chart, graphs, at mga talahan na yan ay nakatutulong sa akin upang maunawaan at maipaliwanag ang mga datos. Okay? Sige, finalize natin ang ating mga sagot at kunin natin ang ating total score sa loob ng 5 segundo. Alright, time's up. Sana nakuha na natin ang ating mga total scores. At itong pangalawang survey naman natin ay tumutukoy o may kaugnayan sa visual na katalinuhan. No? Ang taong taglay ang katalinuhang ito ay mabilis matuto sa pamamagitan ng paningin at may angking kagalingan sa pag-aayos ng mga ideya sa pamamagitan ng paglalarawan. Meron silang kakayahang makita o ma-visualize sa kanilang isipan ang mga bagay upang makalikha ng isang produkto o makalutas ng suliranin. Iniugnay din dito ang potensyal ng tao na makakilala at magamit ang ugnayan ng mga espasyo. Yan. So ngayon naman, pag-usapan naman natin yung mga larangan naman yung angkop, no, dito sa kategoryang ito. So, ang mga larangan na angkop sa talinong ito ay architecture, artistry, graphic designer, engineer, fashion designer, interior decorator, photographer, pilot, sculptor, at urban planner. Yan. So, ilan lang yan, no? Pero marami pa. Marami pang kaugnayang larangan, no, dito sa talinong visual. Okay? So, pumunta naman tayo ngayon sa ikatlong survey. Ayan, nakakadalawa na tayo. Pakilagit ulit ng bilang na 1 hanggang 5 itong ating sagutang papel. So, para sa ikatlong survey, muli 0 to 4 lang. No? Ito ay inyong taglay o ginagawa. Okay? Sige, para sa unang bilang, ayan, masaya ang lumutas ng logic puzzles. Pangalawa, madali sa akin sa paglutas ng mga suliranin. Pangatlo, malaki ang naitutulong sa akin kung ang mga panuto ay isa-isang ipaliliwanag. Pang-apat, kasiyasiya ang magtrabaho gamit ang computer. At panlima, nakatutulong ang pagpaplano upang magtagumpay sa isang gawain. Okay, sige, finalize natin ang ating mga sagot at bilangin ang ating total score para sa ikatlong survey. Okay, time's up. So sana tapos na tayo kumuha ng total score, no? At ano nga bang talino ang may kaugnayan dito sa ikatlong survey natin? Ayan, kung mathematical logical lang nasa isip nyo, ayan, tama kayo. Okay? So ang talinong ito ay naaayon sa abilidad ng tao na maintindihan ang mga paksang may kaugnayan sa lohika, numero, lohika, siyensya, at iba pa. Mabilis silang matuto sa pamamagitan ng pangangatwiran at paglutas ng suliranin o problem solving. Mayroon din itong malapit na ugnayan sa mga kakayahan sa siyentipikong pag-iisip at pagsisiyasat, pagkilala sa abstract patterns, at kakayahang magsagawa ng mga komplikadong pagtutuos or computation. May kahusayan sila sa matematika, chess, computer programming, at iba pang mga kaugnay na gawain. So, ang mga larangang kaugnay nito ay ang pagiging accountant,
computer analyst, technician, o programmer, database designer, economist, engineer, lawyer, mathematician, pharmacist, physician, physicist, researcher, at statistician. Ayan. So, nakakatatlo na tayo, grade 9 beshies, no? Ngayon naman, pumunta naman tayo sa ating ika-apat na survey. Ayan. Number one, madali para sa akin na makaalala ng liriko ng mga awitin. Pangalawa, nasisiyahan ako ang pakinggan ng iba't ibang uri ng musika. Pangatlo, natatandaan ko ang mga bagay kapag nilalagyan ko ito ng ritmo. Pang-apat, madali akong makasunod sa mga patterns. Panlima, madali para sa akin ang sumunod sa wastong galaw. Okay? Sige, pakifinalize ang ating mga sagot. Pag-isipan ng mabuti at kunin ng total score. Okay, so sana tapos na tayo sa pagkuha ng ating total score para sa ika-apat na survey. At alamin natin sa anong talino naman kaugnay itong ika-apat na survey. Ayan. So ito ay may kaugnayan, no, sa musical or rhythmic na talino. Natututo sa pamamagitan ng pag-uulit, ritmo o musika ang mga taong nagtataglay ng talinong ito. Bukod sa pandinig, ay natututo rin sila sa pamamagitan ng pag-uulit ng isang karanasan at natural na nagtatagumpay sa larangan ng musika ang taong may ganitong talino. Halimbawa ng mga taong may ganitong talino ay musicians, singers, composers, DJ, music producers, entertainers, voice coaches, choir director, at speech pathologists. So, ngayon naman, pumunta naman tayo sa ikalimang survey. Ayan. Sige, para sa unang bilang, higit ako matututo kung ako mismo ang gagawa. Pangalawa, nais ko magtrabaho gamit ang iba't ibang mga kasangkapan. Pangatlo, nasisiyahan akong gumawa ng mga bagay sa pamamagitan ng aking mga kamay. At pang-apat, ang pagpapahayag sa pamamagitan ng sayaw ay magandang ipakita sa publiko. Panlima, para sa akin, ang pagpapakita at pagpaparanas ay mas mainam kaysa pagpapaliwanag lamang. Okay? Sige, pakifinalize ang ating mga sagot, pag-isipan na mabuti, at kunin muli ang ating total score. Tapos na ba sa pagkuha ng ating total score? Pumunta na tayo sa sumunod na kategorya, no? Ang bodily kinesthetic. So, tinutukoy sa klasifikasyong ito ang abilidad ng tao na ayusin ang isang suliranin gamit ang koordinasyon ng kanyang pag-iisip at ang galaw ng kanyang katawan bilang kabuuan. Ang mga taong may ganitong talino ay natututo sa pamamagitan ng mga konkretong karanasan o interaksyon sa kapaligiran at mas natututo siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang katawan. Yan. At bukod pa dyan, mahusay sila sa pagbubuo at paggawa ng mga bagay gaya ng pagkumpuni at pagkakarpintero. Yan. Sinasabing mataas ang muscle memory ng mga taong may talino sa bodily kinesthetic. At halimbawa ng mga taong may ganitong talino ay dancers, performers, actors, athletes, chefs, divers, mechanics, craftsmen, physical therapist, physical education instructor, farmer, carpenter, firefighter, at paramedic. Karaniwan din nilang tinatahak ang larangan ng sports, pagiging musikero, pag-aartista, pagiging doktor, konstruksyon, pagpupulis, at pagsusundalo. Yan. Pumunta naman tayo ngayon sa ika-anim na survey. Okay? Para sa unang bilang,
Masaya ang paglahok sa mga gawaing extracurricular. Pangalawa, mas masaya ako kapag maraming kasama. Pangatlo, mas marami akong natututunan kapag pangkatang pag-aaral o group study. Ayan. Pang-apat, hindi ko nais magtrabaho ng mag-isa. Pang-lima, binibigyan pansin ko ang mga isyong panlipunan. Okay. Pag-isipang mabuti ang ating mga sagot, i-finalize ito at kunin muli ang total score para sa ika-anim na survey. Ano naman kaya no ang talinong kaugnay nitong ika-anim na survey? Sige, reveal na natin. No? So ito ika-anim na survey naman ay may kinalaman sa interpersonal na talino. Ayan. Ang talinong ito ay tumutukoy sa husay sa pakikipag-ugnayan sa ibang mga tao. Ang mga taong kabilang sa kategoryang ito ay kadalasang bukas sa interaksyon at pakikipagkapwa. Sila ay sensitibo at mabilis makatugon sa pagbabago ng emosyon, motibasyon at disposisyon ng kanilang kapwa. May kakayahan silang mailagay ang sarili sa sitwasyon ng iba o may empathy sa kapwa. At gamit ang husay sa pagdama at pag-unawa sa damdamin, may ipapakita nila ang kahusayan sa pakikipag-ugnayan sa kapwa. Sila ay mahusay sa human relations, kaya may potential sila na maging epektibong tagasunod at pinuno. Ang mga taong taglay ang talinong ito ay nagiging matagumpay sa larangan ng pagtuturo, human resource, counseling, coaching, work, psikolohiya, healthcare work, pamamahala, politika, at kalakalan. Yeah. So pupunta naman tayo ngayon sa ikapitong survey. And muli lagyan ng bilang na 1 to 5 ang ating survey form. No? So hindi naman ito hanggang 100, siguro naisip nyo, ang tagal-tagal naman matapos ni Tutor Drexy, no? So, hanggang 9 lang naman to, no? So, tatlong survey na lang ang ating sasagutan, grade 9 beses. Kapit lang kayo hanggang dulo, okay? So, para sa unang bilang, sa ikapitong survey natin, una, ang pagiging patas o fair ay mahalaga para sa akin. Pangalawa, may kamalayan ako sa aking mga paniniwala o pagpapahalagang moral. Pangatlo, higit akong natututo kapag malapit sa aking damdamin ang asignatura. Pang-apat, ang paggawa ng nag-iisa ay produktibo rin na tulad ng pangkatang gawain. Pang-lima, mahalagang malaman ko kung bakit kailangan kong gawin ng isang bagay bago ko ito gawin. Ayan, pag nilayan natin ang ating mga sagot at siguraduhin angkop sa atin, no, yung mga pinagsulat natin mga numero, no? Yan. Finalize na. Na-finalize na ba ang ating mga sagot? Nakuha na ba ang total score? Yan. So, kung nakuha na ang total score, no, pwede nyo i-share sa ating comment section. So, salamat sa mga nagsasagot at sinishare ang kanilang mga sagot sa ating comment section. Good job kayo. Ayan. Sige. So, tingnan natin saan naman kaya kaugnay itong ikapitong survey na ito, no? Yan. Kung kanina may interpersonal, ngayon naman ay may intrapersonal. So, pag inter, palabas, no? Pag intra, ayan, paloob, sa loob, no? Ayan, ang talino ito ay may kinalaman sa pagkilala ng isang tao sa kanyang sarili. Ang taong taglay, ang talino ito ay natututo sa pamamagitan ng damdamin, halaga, at pananaw. Ang talinong ito ay may kaugnayan sa kakayahan na magnilay at masalamin o ma-reflect, no, ang kanyang kalooban. Mabilis nilang nauunawaan at natutuhunan ang sariling damdamin at motibasyon. Mayroon silang malalim na pagkakilala sa taglay na kalakasan, kahinaan at iba pang mga kakayahan. Ang mga larangang kaugnay nito ay filosofiya, psikolohiya, teolohiya, marine biology, abogasya, at pagsulat. Okay?
So, tayo ay nasa second to the last survey na. Kapit lang kayo. Ayan, sibutan natin itong unang bilang. Nasisiyahan akong pagsamasamahin ang mga bagay batay sa kanilang pagkakatulad. Pangalawa, nasisiyahan ako sa pag-aaral ng biology, botany, at zoology. Pangatlo, may pamamaraan ng pagre-resiklo sa aming tahanan. Pang-apat, mahalaga sa buhay ko ang mga hayop. At panlima, nasisiyahan ako magtrabaho sa lugar na maraming halaman. Ano kaya, no? O saan kaya kaugnay itong ikawalong survey na talino? Okay? Sana tayo ay napag-finalize na ating mga sagot. Tayo ay nakakapag-compute na ang total score, no? Alright, punta na tayo sa next slide. Ito naman ngayon ay may kinalaman, no, sa naturalist na katalinuhan. So ang kahusayan sa pagpapangkat, pag-uuri, at pagbabahagdan ay taglay ng mga taong naturalist. Madali silang nakakilala maski ang pinakamaliliit na detalye o maging ang kaibahan ng mga kahulugan nito. Halimbawa ng mga taong may gantong talino ay botanist, farmer, astronomer, animal trainer, geologist, zookeeper, ecologist, veterinarian, meteorologist, at environmentalist. Ayan. Try nyo rin sabihin yung meteorologist para magising kayo. Ayan. Alright, punta na tayo sa panghuling survey natin, sa ikasyam na survey. Okay, yes, finally, patapos na tayo. So, para sa unang bilang, yan, nasisiyahan akong talakayin ng mga makabuluhang tanong tungkol sa buhay. Pangalawa, nasisiyahan akong magbasa ng isinulat ng mga kilalang pilosopo. Pangatlo, mahalaga na alam ko ang bahaging ginagampanan ko sa kabuuan ng isang bagay. At pang-apat, nais ko ang maglakbay sa mga lugar na nakapagbibigay ng inspirasyon. Sorry na ito. Nakapagbibigay yan. Okay? Panlima, mahalaga sa akin na madama na ako ay kaugnay ng mga tao, ideya, at mga paniniwala. Okay, para sa huling survey natin, i-finalize ang ating mga sagot at kunin ang ating total score. Okay. Itong ikasyam na category natin, no, ay tatawagin natin existentialist, no, na katalinuhan. So, ito ay tumutukoy sa talino sa pagkakaugnay ng lahat sa daigdig. Yan. Bakit ako nilikha? Saan ako nang galing? Ano ang purpose ko sa mundo? Saan ang lugar ko sa aking pamilya, sa paaralan, sa lipunan? Yan. Ano ang silbi ng pag-iral dito sa mundo? Sila ay naghahanap ng paglalapat at realistikong pangunawa sa mga bagong kaalaman tungkol sa mundong ating ginagawan. Yan. So, halimbawa ng mga taong may ganitong talino ay mga pilosopo, theorist, mga pari o pastor, meditation at yoga instructor, public speaker, at pastoral counselor. So, kung nais ninyong balikan, no, itong mga itong siyam na kategorya ng multiple intelligences, ayan, pwede ninyong i-replay itong ating episode, no? At dahil nga ano lang ito, no, patikim lang doon sa multiple intelligences survey test ni Walter McKenzie, ay siyempre ina-advise ko pa rin kayo, no, na humingi ng ganung form kung meron man sa inyong mga guidance counselors o kung mayroong kopya ang inyong guro sa ESP, pwede kayong humingi sa kanila, no, para malaman nyo talaga yung inyong score. Okay? Kung di nyo naman magagawang pumunta sa paaralan para hingin yon, ay pwede naman kayo mag-search din sa internet din ng multiple intelligence test, no, online. So, kung kayo naman ay gusto nyo i-chat ako, tanungin kung Ma'am Drexy, Tutor Drexy, meron po ba kayong link dyan na pwede namin sagutan, no? Ayan, pwede nyo akong i-message at yan, kapag libre ang oras ko, re-replyan ko kayo, no? Para maibigay ko sa inyo yung link online na pwede ninyong buksan para makapag-test kayo at malaman kung ano nga ba yung taglay ninyong multiple intelligence.
Okay? So, tandaan, grade 9 beshies, mas magiging madali ang pagpapasya mo bilang paghahanda para sa senior high school at kolehiyo kung matutukoy mo ang iyong angking talino o talento. Kapag bugma ang salik na ito doon sa pipiliin yung track senior high school at kurso sa kolehiyo, tiyak na mahuhugma ang talino mo ito. At magagamit ko rin ito para syempre makapag-excel sa klase. At higit sa lahat, makakamit mo ang kagalingan at produktibong paggawa sa hinaharap kung tugma ang iyong talino o talento sa hanap buhay na nais mong pasukin. Okay? Kaya, bilang paalala lang muli, no, pwede nyo i-check kung sa anong mga asignatura ka ba nagpapakita ng kagalingan at mataas na marka. Anong mga gawain yung mahusay mo na nasa katuparan? At anong mga gawain ba yung madalas kang nakakatanggap ng atensyon at mga papuri mula sa ibang tao? Yung mga yan ay ilan lamang sa mga suhestyon na maaari kong ibigay sa inyo upang magkaroon kayo ng ideya ano nga ba yung taglay ninyong talino o talento. Yan. Sa tulong ng inyong guro, si ESP, noong kayo ay nasa ikapitong baitang, ay nalaman ninyo no, kung ano ang inyong talino o talento o taglay. Ngayon, pwede nyo ikumpara ang inyong resulta no, kung may nagbago ba o kung ganun pa rin ba yung ating taglay na multiple intelligences. Okay? Kaya huwag niyong kalilimutan, pwede kayong dumulog sa inyong guidance counselor o guidance teacher para mas magabayan pa kayo sa pagkuha ng multiple intelligence survey. At syempre, magkaroon pa ng mas malalim na pangunawa sa mga resultang ito. Okay? So, maraming salamat, Grade 9 Beshies, sa inyong pagtutok sa ating tutorial session sa umagang ito. No? So, up next na, ang edukasyon sa pagpapakatao 10, kasama si Tutor Glenny at Tutor Lorna. Muli, ako si Tutor Drexy, ang inyong tutor na Beshie. No? At magkita-kita tayo muli sa Mayo para naman sa iba pang mga pansariling salik sa pagpili ng track at kurso sa hinaharap. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong pagtutok at kita kids, Grade 9 Beshies! Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag ETUlay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!